Okay mga bro, ayan, meron akong isi-share na XRM125. Ayan, dinala ng mayari dito, no? Kasi ang problema mga bro, no? Katulad to sa mga maraming nagtatanong sa akin, pag under lang daw to pagka malamig pa yung makina, pero pagka mainit na, so namamatay na. So, ang obserba ko dun mga bro, no? Merong nangyayaring ganun mga bro kapag mahina yung kuryente, no? Pero pagka ganun naman, sa unang andar pa lang nun mga bro, mahirap na siya pandarin. So ito hindi siya mahirap pandarin mga bro. Kaya lang, ang sabi nung mayari, pag mainit na nga yung makina, namamatay na. Pero ang tingin ko dyan mga bro ay iba, no? Hindi yun ang dahilan. So papandarin ko muna to, at mamaya isi-share ko sa inyo, papakita ko sa inyo, no, kung ano ang problema ng mga ganong klaseng problema sa motor mga bro, no. Kaya nagiging dahilan ng ganon na sinasabi na iba, pagka malamig pa andar, pagka mainit na ayaw na. Okay, so ito mga bro, papanood ko to sa inyo, no, panoorin nyo to, papandarin ko muna to. Okay, pero bagong lahat na mga bro, nice kung subscribe nyo at YouTube channel Kuya Bird channel. Ayan, paki-like na rin, paki-share, at paki-tindot yung notification bell para sa mga bagong update ng aking video. Okay mga bro, so okay, so start natin to. So tinasan ko yung idle para, no, mabilis mag-init. Okay, so abangan natin mga bro kung hanggang kailan siya mamamatay. Okay, ayun, okay mga bro. So, namatay nga siya mga bro, no? O, ngayon, ipapakita ko na sa inyo mga bro kung ano naging dahilan. Okay? Okay mga bro, so, namatay nga siya. Ngayon, papakita ko sa inyo kung ano naging dahilan yan mga bro, no? So, titingnan natin sa kabila, yan. So, naka-open yung fuel cap, no? Naka-open ngayon. Ipo-pull open natin yung drain plug ng carburetor para makikita natin kung anong dahilan dyan, mga bro. Ayan. So, ayan, mga bro. Tatanggalin natin itong pinaka-drain plug. Ayan, mga bro. Okay? So, kung mapapansin nyo, mga bro, naka-open yung fuel cap, naka-pull open na yung drain plug. Yung lumalabas na gasoline, patak-patak lang, mga bro. No? Kaya sabi nila pagka papalamigin mo yung makina, no, saka mo papaandarin, haandar. Pero naging dahilan lang yun mga bro, no? So hindi lang sa XRM to mga bro, sa lahat ng motor to, no? So pagka mainit na, namamatay. Pero hindi yun ang dahilan mga bro, no? So ipapaliwanag ko lang, kapag pinaandar mo yung makina mga bro, aandar yan, tatakbo, no? So pag naubos yung laman sa carburetor mga bro, mamamatay na talaga yan siya, no?
So sabi nila kailan daw palamigin na naman para umandar, pero hindi yun ang totoong dahilan mga bro. So mag-i-standby ka ng ilang minuto mga bro, no, o oras, para mapuno yung karburador. So pag napuno yan mga bro, sigurado aandar naman yan at tatakbo. Okay mga bro? So ang dahilan talaga nito mga bro, nauubusan ng gasolina, no? Mahina yung supply na galing dun sa tangki. Dun sa tangki, yung daloy ng gasolina papunta dito sa karburador. Ayan. Okay mga bro? So sana naintindihan niyo yung aking paliwanag mga bro, no? Ayan. So i-check natin yung hose doon sa kabila na galing doon sa tangki, no, ng gas. Titingnan natin kung gaano kalakas yung daloy ng gasolina. Okay? Ayan mga bro. Ayan. Okay. So i-check lang natin to. Ito yung hose na galing doon sa tangki. So i-check natin yan. Bubunutin natin dito sa carburetor, no? Ayan, para sigurado tayo. Okay. Patanggalin lang natin ito mga bro. Ayan. Ayun mga bro. Okay. Ayan. So halos walang gasolina na lumalabas mga bro. Ayan. No? So ganun ka, ganun kahina ang labas ng gasolina dito sa hose na galing dun sa tangke. Ayan. So patak-patak lang. Kaya sabi nila, pagka mainit na raw, alam ba, tumakbo na siya, tapos mainit na namamatay. So, hindi yung init at saka lamig yung pinagbabasihan dun mga bro. So, talagang mamamatay siya dahil ubos na yung stock na gasolina dun sa carburetor. Yan, dahil kulang yung supply dito na galing sa tangke. No? So, alam nyo mga bro, itong hose na to, minsan nababarahan yan dun sa ilalim, kaya gagawin natin sa ganung problema tulad nito, oh, bubumbahan lang natin ng hangin to, no? O kaya baklasin natin yung filter dun sa ilalim, yan dito mga bro, kasi may filter yan dun sa ilalim, yan doon. So palitan natin ng bagong filter para lumakas yung labas ng gasolina dito mga bro. Okay? So yun lang gagawin natin mga bro, no? Ayan mga bro, so nilinis ko na yung, ayan, yung linya ng gasolina, no? So yung filter dito dati mga bro, ayan, so ito yung filter. So dati, dito yan nakalagay sa ilalim ng tangke. Ayan mga bro, tinanggal ko na yung filter dyan, no? So, para mas mabilis linisan, o kaya mas mabilis palitan, dito ko na ilalagay yung filter sa may carburetor, ayan, sa may carburador. Okay mga bro, so ito lang yung dahilan nun mga bro, no? O barado lang siya dahil dun sa sobrang dami ng dumi dun sa loob, no? Kaya ayaw nang lumabas yung gasolina papasok, papunta dun sa karburador. Kaya sabi nila pagka mainit na namumatay, pero hindi yun ang totoo mga bro. Ang totoo nun, naubusan ang laman ng yung karburador, naubusan ng gasolina. Kaya mga bro, so siyempre pag malakas na yung daloy nito, tuloy-tuloy na yan, so hindi na siya mamamatay. Okay mga bro, mamaya i-share ko na lang sa inyo pag napaandar ko na. Okay, check natin mga bro, no? So ayan, nilinisan ko na yan. So ganun kalakas yung lakas ng gasolina. Okay, so kabit na natin. O kanina halos ayaw lumabas. So ngayon malakas na mga bro, ayan. So kahit anong andar niyan, so hindi na siya mamamatay. Okay. Sige. Start. Sige. Okay.
Ayos na. Okay mga bro, so ayos na, wala nang problema. Dito na yung wonder.